Seriously, people? Nasaan ang utak nyo? Ha? Nasaan nga naman ang utak nyo? 31 million na bumoto kay Bongbong Marcos. Alam nyo, natatawa ako mga buddy dito sa Twitter post na ito ni Andrea Brillantes. So itong video na to, hindi ko ito ginawa para i-bash si Andrea Brillantes. Gusto ko lamang ipaliwanag. Gusto ko lang sana na mapanood niya na yung kanyang ginawang ito ay hindi talaga maganda. Okay? Tandaan po natin na 31 million mahigit na Pilipino, mga kababayan natin, ang bumoto dito kay Bongbong Marcos. Dahil lamang sa hindi mga ito bumoto kay Lenny, wala nang utak. Parang ganun yung lumalabas eh. Ilan ba yung followers ni Andrea Brillantes dito sa Facebook? Tingnan natin ah. Grabe. Nasa 17.8 million yung kanyang followers. At sa YouTube niya ay almost 3 million ata. And nakasubscribe din ako sa kanya mga buddy. Kasi natutuwa rin talaga ako sa batang ito eh. Napaka cute magsalita . Talagang mahinahon. Pero nung nagkaroon na nga ng eleksyon at first time niya atang makaboto. Aba, ay nung lumalamang na siguro si Bongbong at ito nga at million na nag-tweet na ganun, seriously people, nasaan ang utak ninyo? So kino-question niya yung 31 million na katao na mga kababayan natin from all walks of life, no? Meron diyan na karaniwang tao lamang, meron diyang professional, merong mga businessman, iba't iba yung estado sa buhay ng 31 million na yan. Hindi lang yan puro mahihirap, ha? Sasabihan niya nang nasaan ang utak nyo. 'Di ba? Napakalaking pang-iinsulto ito. Ito hindi kita binabash, Miss Andrea. Gusto ko lang malaman niyo, no? Gusto ko lang malaman mo na minsan kasi sa social media, yung mga binibitawan nating salita, timbangin natin. Ha? Timbangin natin. O kagaya niyan. Doon sa post mo na 'yon kahit na na-delete, syempre kumalat na 'yan, na-screenshot na 'yan ng ibang netizen. So hanggang ngayon nandiyan pa rin sa social media. Syempre kung mababasa nila ito, sasamaan loob sa iyo at ibabash ka talaga ng mga 'yan. Yun nga, ang hirap dito, yung ating ibang mga kababayan, pati yung mga naging past issue dito kay Andrea, ayun na. Binalik na uli nila, inungkat na yung mga video na kung saan hindi maganda. So hindi naman sana dapat umabot sa ganun mga buddy. Pero kumbaga ikaw yung unang nagpaputok ng baril . Kaya itong mga tao nag-react lamang sa sinabi mo. Biruin mo, kung 31 million na yan, may social media account or may Facebook account or may Twitter account, pag nabasa yan, di lahat lang yan magre-react sa sinabi mo. Ito pa. So meron kang 17 million mahigit na followers sa Facebook mo. Sa YouTube meron kang 3 million. Akala mo ba yung 17 million na yon lahat ang iboboto nila ay si Lenny Robredo? Hindi. So ano ba yung nakuhang boto ni Lenny Robredo? 14 million. So siguro doon sa 17 million, swerte na kung may 100,000 or baka 1 million na followers mo ang kay Lenny. So dahil dyan sa sinabi mo, hindi mo ba naisip na baka isa or 10 or 1 million sa followers mo ang bumoto kay Bongbong Marcos? So sinong ininsulto mo? Yung mga followers mo rin at saka yung mga subscribers, di ba? Hindi mo naisip yon na Miss Andrea, na doon sa 17 million na yan, marami dyan ang Bongbong Marcos ang ibinoto. Tapos ininsulto mo, sasabihan mo seriously people, nasa ng utak nyo? Yun ang hirap kasi mga buddy sa isang sa ibang mga kababayan natin na very self-righteous sila, very entitled sila. First time lang na bumoto, akala mo yung kanilang ginawa ay kumbaga sila na lamang yung majority. Hindi naman ganun.
ang pinakamaigi niyan, huwag na kayo mag-post ng kung ganun, kung dismayado kayo dahil mas malaki ang lamang ni Bongbong Marcos kay Lenny Robredo, eh di, sige, pero huwag nyo namang idamay, pati yung mga bumoto sa kanila. Pabayaan na natin sila. Ito pa, alam niyo ako minsan, nakapagsalita din ako ng hindi maganda sa social media. Lalo na dito sa vlog, minsan ha, minsan. Minsan sinasabi mo nga, bobo yung mga bumoto kay ano, o yung boboto kay ano. Pero hindi ibig sabihin ng bobo, ha, yung walang alam. Ibig sabihin ko niyan, mayroong ibang parte na hindi nila alam. Kaya nila iboboto si Lenny Robredo or sino mang kandidato. Halimbawa, itong isang issue na to, hindi nila alam ng mga tao, nagbubulag-bulagan sila sa issue na yan. Kaya, yun ang ibig kong sabihin. Pero kung sasabihin mo na ang isang tao ay nasa ng utak nyo, aba, eh parang grabe namang insulto yan. Hindi talaga magandang pakinggan. Hindi talaga magandang basahin yan. Kaya nga sabi ko nga, yung ininsulto niya, nasa 31 million. Eh ngayon, kapag binalikan siya nung kahit na 1 million na lang na yan, mag-comment doon sa kanyang Twitter account, no? Kung dinilit man niya yon, may mga iba pang post siya doon na ano eh, na tungkol nga dito. So sasabihin na naman, binabash ako ng mga BBM supporters. So ano yun, pa-victim na naman. Diba, ganun na naman mangyayari. Kapag binalikan ka, kawawa ka kasi kapag hindi mo dinactivate ang account mo, talagang babahain ka doon ng mga comments, mga masasakit na comments, at minsan may mga screenshot pa ng mga video na kung saan ay, alam nyo na yung naging issue dati kay Andrea Brillantes. Sana naman doon sa ating mga ibang kababayan, wag nyo nang ungkatin yung mga ganong issue. Pabayaan nyo, mag-comment kayo doon na sabihin nyo na lang na mali si Andrea, pero wag nyo na namang i-bash or wag nyo na namang murahin or ano. Kasi kapag ginawa nyo yun, parang wala na rin kayo pinagkaiba sa kanya. So, unawain na lang natin. Tsaka ito, medyo bata pa kasi ito eh. Marami pa itong hindi alam sa buhay. Hindi porket ikaw ay first time na nakapagboto, eh, parang feeling mo sa sarili mo, tama yung ginawa mo, ikaw lang yung tama. Hindi naman ganun. At tsaka, majority talaga ng mga Pilipino, nakita ko yung isang listahan na kung saan eh, iba't ibang probinsya, ng bumoto kay Bongbong Marcos tsaka kay Lenny Robredo. Yan ang ating pag-uusapan mamaya, mga buddy, no. At talagang grabe pala, overwhelming nga pala yung support ng tao kay Bongbong Marcos. Pero hindi sa lahat ng lugar. Kasi mayroong mga probinsya na talagang lumalamang si Lenny Robredo. So yun lang po yung ating reaction dito sa sinabing ito, kamakailan na hindi maganda ni Andrea Brillantes, na kung saan ay binati ko siya ng maraming netizen, lalong-lalo na siyempre ng mga BBM supporters, yung mga bumoto kay Bongbong Marcos. Isipin na lang sana ni Andrea na doon sa followers niya at saka sa subscribers niya, sigurado hindi mawawalan dyan ng mga BBM supporter. Ngayon, dahil sa narinig nila ito mula sa kanilang iniidolo na artista, ay eh ano magiging implikasyon nito. So maaari na ay mag-unfollow na lang ako dito, mag-unsubscribe ko na lang ito. At ito pa, ay kung halimbawa may mga produkto si Andrea Brillantes na ini-endorse. Paano 'yon kung halimbawa itong may-ari ng mga produktong ito na ini-endorse niya eh si Bongbong Marcos pa lang ibinoto? Oh, 'di ba? Pati 'yon naapektuhan yung kanyang karir na 'yon. Maaaring mag-back out or baka hindi na siya gawing endorser ng produkto na yon. So napakarami na magiging epekto para sa kanya yon. Dahil lamang doon sa napakaikling post niya na yon, na kahit na dinilit na niya at na-screenshot na ng iba, eh, maapektuhan pati yung karir niya. So yun lang mga buddy ang ating reaction dito. So sana po maging aral po ito, lalo-lalo na sa mga artista, na mga influencer, mga content creator, mga nag-i-endorse ng mga produkto. Kung maaari lamang, tingnan muna natin yung ating mga ipopost sa social media, sa inyong mga Twitter accounts. Kung ito ba ay makakabuti sa inyong karir, kung ito ba ay makakasama, kung kayo ba ay ibabash dito, kung kayo ba ay anong mangyayari. Kasi, sige, nandun na, pinakinggan ka, naihayag mo ngayong sa loobin. Pero anong kapalit noon? Anong kapalit noon? Yung karir mo? Ha? Yung seguridad mo? So sana po, maging aral po ito sa lahat ng tao. Yun lang po mga buddy. Muli ito po si Iman Suprema.
Maraming salamat.